Saan ka ba nanggaling na bata ka? Kagabi pa kami nag-aalala sa'yo ni hindi ka man lang nagpasabing uumagahin ka ng uwi. Sita ni Vivian sa kanya nang makauwi siya. Pasensya na po, Tita Vivian. May inasikaso lang ako. Saka nawawala ang cellphone ko kaya hindi ko na kayo natawagan. Nahihiyang sabi niya dito. Ayaw na niyang ikwento pa rito ang mga detalye. Sana diskubrin niya dahil ayaw na niyang madamay pa ito sa mga problema niya. Yung pagkupkup sa kanya ng mga to ay malaking bagay na para sa kanya. Ganun ba? Gamitin mo muna yung pinaglumaang cellphone ni Melvin para naman may magamit ka. Sa panahon ngayon, napaka-importante may dala ka palaging cellphone. Anang babae sa kanya. O siya, magpalit ka na muna ng damit. At mukhang kusang lugar ka na pasabak, nangingitim na yung suit mong t-shirt. Napakamot siya sa ulo. Salamat po, sabi niya. Sabi niyang pumasok na sa kwarto ni Angela at hinanap sa kanyang mga gamit ang box na hinahanap ng lalaki. Ngunit naitaktak na niyang lahat iyon pero hindi niya makita ang box nito. Basta ang tanda niya, maliit at manipis lang ang box na kulay itim. Ano ba kasing laman ang box na yon? At gano'n na lang ito kadesididong maibalik niya ang box? Kasi naman, importante pala'y basta na lamang binigay sa kanya. Sumasakit ng ulo niya sa paghahanap sa nasabing box kung kaya't pumasok na lamang siya sa banyo. At naligo habang pilit na inaalala sa isipan ng sunod-sunod na naganap ng araw na yon sa coffee shop. Pagkatapos niyang maligo ay tinulungan niya sa pagluluto ng pananghalian si Vivian. Kasama na naman ang madrastam yung machong lalaki kagabi. Bulong ng babae sa kanya. Grabe, hindi pa nakakapagbabang luksa, may pinalit na kagad. Dagdag pa nito, hindi umimik si Hazel. Saka hindi ako maaaring magkamali eh. Yung lalaking yan ang driver ng jeep na nakabundol sa papa mo. Baka naman po kamukha lang. Very common naman ho kasi ang mukha ng lalaking yan. Pagsisinungaling na lamang ng dalaga. Ayaw kasi niyang ma-involve pa ito sa nangyayari sa kanya. Besides, masyadong delikado kung maraming makakaalam ng ginawa ng madrasta niya. Sa ngayon ay kailangan niyang mahanap ang kanyang cellphone. Mamaya ay papasukin niyang muli ang bahay nila. Need rin niyang hanapin ang box. Baka nailagay lang niya kung saan sa kwarto niya. Sa bagay, baka nga kamukha lang. Saka medyo malabo na rin naman ang mga mata ko. Ang tingin ko nga sa asawa ko, kahawig ni Tom Cruise eh. Humahagikit na sabi nito sa kanya. Pagkatapos mananghalian ay nagpaalam siya kay Vivian na magdidilig ng mga halaman. Ang totoo ay gusto lang niyang ausisain kung may tao ba sa kabila. Mukha naman tahimik at walang tao kaya sinampa niya ang bakod sa likuran para walang makakita sa kanya. Doon ulit siya sa kusina dumaan pero hindi niya nakita doon ang kanyang cellphone. Umakyat siya sa kanyang kwarto at hinanap ang box na pinatago sa kanya ng lalaki. Nagalugad na niya ang kanyang buong kwarto pero wala ang box doon. Baka napatapon na yun? Hindi na talaga niya matandaan. Lalabas na sana siya ng kwarto nang marinig ang pagdating ng sasakyan. Pagsilip niya sa bintana, nakita niyang muli ang pick-up ng lalaki. Mula doon ay bumaba si Lily at ang lalaki. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at nagtago sa kusina. Kailangan niyang muling makabalik sa bahay ng lalaki. Tiyak na naroroon lang ang phone niya. Baka stress lang siya kagabi kaya hindi niya nahanap. Excited na ako sa kasal natin, honey! Dinig niyang sabi ni Lily. Habang papasok sa sala, humarap ito sa binata at sinampay ang mga braso sa leeg nito. I can't wait to be with you forever. Mahirap nang maagaw ka pa ng iba sa akin, lalo pa at ang daming nagkakandara pa sa'yo. Nangingilabot siya habang pinapanood ang kalandian ng kanyang stepsister. Hindi talaga ito bagay sa gwapong lalaki. Mahaba ang baba ni Lily. Malalaki ang mga ngipin at masyadong malaki ang mga dibdib at balakang halatang hindi natural. Hindi tuloy proportion tingnan. Ewan talaga niya kung paano nagkagusto dito ang gwapong lalaki. Ano kayang mararamdaman nito kung agawin niya ang fiancé nito? Tsak na magwawala hindi lang ito, kung hindi pati na rin ang demonyita niyang madrasta. Excited pa naman itong magkaroon ng son-in-law na mayaman. What if... Kung sa itsura lang naman ni Lily ay hindi nahamak na lamang na lamang ang beauty niya rito. Hindi naman siya laitera pero talagang hindi niya mapigilan sa sobrang galit na nararamdaman niya.
Deserve na mga itong laitin niya sa dami ng kasamaang naranasan niya sa mga ito. Johan, honey, what if kung... Doon na lang ako magstay sa bahay mo ngayon. Total ganun rin naman yun. Malambing pang sabi ng babae. So, Johan pala ang pangalan nito. At talagang pinangangalandakan pa mismo ni Lily ang sarili. Hindi na nahiya, ni hindi man lang makahintay na makasal na muna sila. Takot na takot sigurong mauntog ang jowa. Napangisi si Hazel. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kusina, ngunit ewan ba niya kung bakit hindi niya napansin ang plastic ng shampoo na nakakalat sa sahig. Napadulas tuloy siya. Ouch! Tili niya. Hindi na siya nakatakbo pang palabas, nahuli na siya ni Lily. Aha! Sinasabi ko na nga ba't nagnanakaw ka eh? Anitong kumapit sa braso ng fiancé. Honey, yan yung kinakwento ko sa yung stepsister ko na may kakatihan ng kamay. Ilang beses na niya akong pinagnakawan, kaya pinalayas na ni mommy. Napakasinungaling mo talaga. Sabi ni Hazel habang hirap pang tumatayo. Ha! Ako pa ngayon ang sinungaling! Huling-huli ka na nga, in denial ka pa rin? Pinagnanakawan mo na naman ako, ano? May gamit lang akong nawawala, yung maliit na box kaya hinahanap ko. Ani ang bahagyang napatingin sa lalaki. Tiningnan niya ito na parang sinasabing, tulungan mo ko sa malditang babaeng yan kung gusto mong mahanap ko yung nawawala mong box. Honey, may lumani na sabi ni Johan dito. Wala naman siyang dalang gamit mo, ano ka ba naman? Masyado mainit ang ulo mo. Sabi nitong inakbayan si Lily at giniya pabalik sa sala sa kasumihan niya sa kanya para sumibat na siya. Masakit na mga binting lumabas si Hazel ng bahay ngunit sa halip na umuwi sa kapitbahay ay sumampa siya sa pick-up ng lalaki. Kailangan niyang mahanap ang kanyang phone, yun lang ang tanging ebidensya niya para maipakulong ang lahat ng may kagagawan sa pagkamatay ng papa niya. Wala pang 10 minutes na tumatakbo ang sasakyan ni Johan ay inihinto na niya yon sa isang tabi saka bumaba at pumunta sa likuran ng sasakyan. Napailing siya nang makitang muli doon ang babae pero bago pa siya makapagsalita ay nagsalita na to. Kailangan kong mahanap yung phone ko. Nakikiusap ang tonong sabi nito sa kanya. Tulungan mo kong mahanap yun. Tutulungan kitang mahanap yung nawawala mong box. Kondisyon nito sa kanya. Napaisip siya sa kanagbuga ng hangin. Okay, basta siguraduhin mong may ibabalik mo sa akin ang box. Ang totoo, nakita na niya kanina ang phone nito. Ngunit, titiyakin muna niyang mapapabalik sa kanya ang USB niya bago niya ibigay dito ang phone nito. Nang makarating sa bahay ay hinayaan niya itong hanapin ang nawawalang phone nito sa kusina. Actually, tinago na ni Johan yun sa isang safe na lugar. Hindi niya alam kung anong meron sa phone nito at masyad itong porsigidong makita yon. Marahil ay mga nude photos. Pinamulan siya ng mukha nang ma-imagine ang dalaga sa hubad na imahe. Para tuloy natutokso siyang buksan ang nilalaman ng phone nito. Kumuha siya ng wine glass at nagsali ng alak sa baso habang nakamasid lang dito. Sigurado ka ba na hindi mo nakita ang phone ko? Tanong ni Hazel sa kanya. Palagay mo kung sakaling ang nakita ko yun pag-iinteresan ko? Nakaismid niyang sabi. Napakibit-balikat ito saka parang helpless na naupo. Napakahalaga ng phone na yun sa akin. Waring may iyak na sabi nito. Siguro, nung past life ko, napakasama kong tao, kaya ako nakakarama ng ganito ngayon. Nangunot ang noon ng binata. Nakita niya ang kalungkutan sa mukha ng babae. Para tuloy natutokso na siyang ibigay dito ang nawawala nitong phone. Mahahanap mo rin yun, aniya dito, para kahit papaano ay mapagaan ang loob nito. Bakit ba kasi hindi mo na lang palitan ng bago? May mahalagang nandun sa phone ko. Mahirap ipaliwanag. Basta kailangan may balik sa akin ang phone ko. Paano yung box na pinatago ko sa'yo? Wala ka bang balak hanapin yun? Bigla ay naalala niyang itanong dito. Buhay ko nakasalalay sa box na yun. Kaya nga ako nandun sa bahay kanina kasi hinahanap ko yung saka yung phone ko. Pero parehong hindi ko nakita. Sabi nito sa kanya. Bahay niyo yun pero hindi ka na pwedeng tumuntong doon. Naguguluhan tanong ni Johan. Benenta na nila yung bahay. Sabi ni Tita Nora, next week daw lilipat na doon yung nakabili ng bahay. Malungkot na kwento nito sa kanya. Alam mo bang maraming memories ang bahay na yun sa akin? Doon ako lumaki, nagkaisip at saka maraming masasayang memories kami doon ni na mama at papa. You mean sa parents mong bahay na yun? Tumango ito. Oo.
Pero kung paano nabenta yun ang madrasta ko, hindi ko alam. Kaya yun, nakikitira muna ako pansamantala sa kapitbahay namin. Yung coffee shop na pinasukan ko dati, ayaw na akong pabalikin. Tapos siniraan niya pa ako kaya nahirapan na ako makahanap ng trabaho. Kailangan ko pa naman ng trabaho sa ngayon. Kailangan mo ng trabaho? Tumango ito. Tinitigan niya to. Palagay naman niya ay maaari niya itong pagkatiwalaan. Tamang-tama, kailangan ko ng secretary since nagkasakit yung dati kong sekretarya. Gusto mo ba? Hindi makapaniwalang napatingin si Hazel sa kanya. Talaga? Pwede kitang subukan, pero oras na pumalpak ka, hindi na kita bibigyan ng second chance. Naintindihan mo ba? Sumigla ang mukha nito. Naku, talaga? Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob sa iyo, sir. Montefalcon, Johan Montefalcon. Salamat po, Sir Johan. Tumayo siya. Pero kailangan ko pa rin ang resume mo. Bukas na bukas, isasama kita sa opisina. Thank you, sir. Uuwi na ako para makapag-prepare ng resume. Ano nga po palang address nyo? Bukas, sabay na tayong pupunta doon. Akmang aakit na siya sa kanyang silid nang pigilan siya nito. Kunot noong napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa kanyang braso, mabilis naman itong bumitaw sa braso niya. Sir, uuwi na ho ako. May password yung pinto palabas? Baka pwedeng buksan nyo na muna para makauwi na ako. Doon ka na sa guest room matulog, sabi niya. Napayakap si Hazel sa sarili. Kahit naman crush niya ang lalaking ito, ay hindi niya ibibigay ang kanyang pagkababae kapalit ng magandang trabaho. Sir, hindi pwede. Don't worry, safe ka sa akin, singal nito sa kanya. Kaya huwag ka mag-assume, sabi nitong pinindot pang hintuturo ang noon niya. Pinamulahan siya ng mukha, pero bakit parang nasaktan siya sa sinabi nito? Hindi siya nito papatulan, pero ang stepsister niya, bet nito? Di hamak namang maganda siya sa babaitang yun. Sir, wala na ho akong damit. Alangan namang nakashorts lang ako pupunta sa opisina niyo. Don't worry, ako nang bahala dun, sabi niya sa katinalikuran na ito. Totoo ba? May trabaho na ako? Ganun-ganun lang yun? Walang kahirap-hirap? Hindi makapaniwalang tanong ni Hazel sa sarili habang nakaupo sa kusina ng bahay ni Johan. Maya-maya tumunog ang tiyan niya. Hindi naman siguro magagalit ang lalaki yun kung mangingialam na siya sa kusina. Chinek niya kung anong pwede niyang lutuin. Pwede siyang gumawa ng tinola since marami namang gulay sa ref. Naiiling na nilabas niya ang manok sa freezer at carrots, luya at sayote sa chiller. Bumibili ng gulay, hindi naman lulutuin. Naiiling na tinanggal niya ang mga gulay na malapit ng mabulok. Pwede pa niyang isahog ang ilan doon. Yung iba'y hindi na talaga pwede kaya tinapon na lang niya. Nagsain na rin siya. 7:30 ng gabi tapos na siyang magluto. Kakain na sana siya nang maisipan niyang katukin sa kwarto nito si Johan para makapaghapunan man lang ito bago ito matulog. What? Tila inis na tanong ito sa kanya. Nagluto ako ng dinner. Kain na tayo. Nakangiting sabi niya dito. Pinakialaman mo na naman ang mga pagkain ko sa fridge nang hindi nagpapaalam sa akin. Eh kasi naman, sayangin mo lang. Andami mo na mga gulay sa chiller na hindi na pwede. Dapat pa nga magpasalamat kang pinagluto kita ng dinner. Napaismi dito sa katumingin sa kanya. Sige, bumaba ka na. Susunod na ako. Anito. Kibit-balikat na bumalik na si Hazel sa kusina. Hindi na niya ito hinintay pa. Sinimula na niyang kumain. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay nakuha rin niya ang timpla ng mama niya sa tinola. Napapalakas tuloy ang kain niya. Kumakain na ang babae nang datnan ni Johan sa kusina. Naalala niya si Samantha nang makita niyang niluto nito. Napakahilig kasing magluto ni Samantha kahit minsan ay wala namang lasang mga luto nito pero napipilitan siyang kainin yon dahil alam niyang pinaghirapan yung lutuin ng dalaga. Sa loob ng 5 years nilang mag-live-in partner ni Samantha ay nakita niya kung paano itong nagsikap na gampanan ng pagiging isang may bahay. Kahit busy ito sa pagiging isang modelo ay nakakahanap pa rin ito ng time para pagsilbihan siya. Ngunit sa isang iglap nang dahil sa kanya ay nabago ang lahat, tumayo ang babae at nilagyan siya ng plato at kubyertos. Kain na, ang sarap ng luto ko, siguradong magugustuhan mo, masiglang sabi nito kay Johan, hindi siya kumikibo. Maraming masasayang alaala ang nanunumbalik sa kanya ng mga sandaling iyon. He was about to propose to Samantha ng gabing iyon. Matagal siyang naghihintay sa restaurant, kasama ng buong pamilya at mga kaibigan nito para sa sorpresang yun na makatanggap siya ng isang tawag mula sa kalabang grupo.
Hawak raw ng mga ito si Samantha kapag hindi raw niya naibigay sa mga itong original copy ng files na hawak niya. Papatayin ng kalabang grupo si Samantha. Ginawa niyang lahat ng paraan. Ibinigay niyang hinihingi ng mga ito. Ngunit habang tumatakbo si Samantha patungo sa kinaroroonan niya, ay pinagbabaril ito ng mga kalabang grupo. Tinakbo niya sa ospital si Samantha sa kanya binalikan ang mga kalaban. Napatay niyang ilan sa mga tauhan nito at nabawi niyang pinakaiingat ang mga files. Ngunit nakatakas ang leader ng mga ito. Kaya magpasa hanggang ngayon ay masigasig siya sa paghahanap dito. At hindi siya titigil hanggat hindi niya ito napapatay. At ang files, nawawala na naman yung muli. Kung bakit ba naman kasi sa dinami-dami ng taong pwede niyang pakiusapang magtago nun, ay sa babae pa niyang ito yun naibigay. Shit! Pero nakita niyang kahinaan ito at gagamitin niya ang babaeng ito para mabigyang katuparan ang kanyang mga plano. Sa'yo to? Hindi makapaniwalang tanong ni Hazel nang pasakayin siya nito sa isang magarang Rolls Royce. Gano'n ka ba kayaman? Manghang-manghang sabi niya habang chine-check ang loob ng sasakyan. Naupo si Johan sa driver's seat at sinimulang paandarin ang sasakyan. Bahagya siyang napaismid ng maalala si Lily. Bukod sa gwapo na, napakayaman pa kaya check na. Hindi na talaga ito papakawalan pa ng babalong babaeng yon. Tahimik lang si Johan habang nagmamaneho. Naisip niya magtatrabaho siya bilang sekretarya nito and yet hindi man lamang naisipang itanong ang pangalan niya. Bahagya niya itong nilingon. Napakaseryoso ng mukha nito. Gwapo, ngunit suplado. Very typical na ugali ng mga mayayamang napapanood niya sa mga TV programs. Maya-maya ay may humintong sasakyan nito sa tapat ng isang mall. Dinukot itong wallet nito at kumuha ng cash doon. Bumili ka ng bagong phone, kakailanganin mo yun bilang sekretary ko. Sabi nitong inabot ng lilibuhin kasama ng calling card nito. Tawagan mo ko kapag nakabili ka na ng bagong phone. Siguro naman kasha na yung 30,000 pesos. Yan lang kasi ang cash sa wallet ko. Yung mumurahin na lang ang bilin mo, magpa-park lang ako. 30,000? Alam mo ba'ng tatlong phone nang mabibili ko nito? Mumurahin pa sa'yo yung 30,000? Sige na, bilisan mo na, bumaba ka na. Nagmamadali na siyang bumaba at nagtungo sa tindahan ng phone. May nakita siyang tig 10,000 pesos na magandang klaseng phone. Yun na lamang ang binili niya. Baka iawas pa nito yon sa sasweldohin niya. Mas mainam na mumurahin lang ang bilhin niya. Nang may ilagay ang SIM card ay tinawagan niya si Johan. Nakabili na ako ng bagong phone, sir. Balita niya rito. Good. Where are you? Dito sa loob ng National Bookstore, sir. Okay. Hintayin mo ako dyan within 5 minutes. Anitong nawala na sa ere. Excited na nagbuklat-buklat siya ng mga libro habang hinihintay ang lalaki. Ngunit napakagatlabi siya nang ma-realize ang ayos niya. Unang araw niya sa trabaho, naka-shirt at shorts lang siya. Ano namang magiging impresyon ng mga tao sa kanya doon? Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nandoon na si Johan. Nagulat siya nang hawakan siya nito sa kamay at hilahin. San tayo pupunta, sir? Tanong niya. Bahagya siyang napatingin sa kamay nitong nakahawak sa kanya. May kilig na hatid yon sa kanya. Hindi naman siya bato para hindi magka-crush sa lalaking ito. Crush lang naman? Wala naman sigurong masama doon. Never naman siyang mag-assume na higit pa doon. Huminto sila sa isang brand ng mamahaling damit. Pumili ka na dyan ang isusuot mo. Utos nito sa kanya. Kulat na napatingin siya dito. Sir, katumbas na yata yan ang isang buong taong sweldo kong halaga ng mga damit dyan. Wala nang matitira sa sweldo ko kung... Will you please keep your mouth shut? At sumunod ka na lang sa utos ko. Singhal nito sa kanya. Tamiming pumasok si Hazel sa loob ng store. Nakakalulang mga presyo doon. Ano bang klaseng sekretary ang magsusot ng ganito kamamahaling damit? Miss, ano bang meron dito para namang gintong presyo ng mga to? Nagre-reklamong tanong niya. Napangiti lang ang babae sa kanya sa kanilingon si Johan na tila naiinip habang naghihintay sa kanya. Pumili ka na lang ma'am kung ako sa inyo yung pinakamahal na yung kunin nyo. VIP customer namin si sir dito. Talaga? Marami na ba siyang naisamang babae dito? Curious na tanong ni Hazel, ngunit hindi na nito sinagot ang tanong niya. Pamisteryoso naman itong ngumiti sa kanya. Samantala, napa-second look si Johan nang lumabas ang babae mula sa dressing room. Suot ang mamahaling bestida na siya mismo pumili dahil mukhang naghihintay pa itong mag-sale ang mga damit doon bago magsukat.
Napagkakamalan itong nabibilang sa alta syosyedad sa ayos nitong iyon. Bahagya siyang napakurap, saka kinuha ang kanyang credit card at inabot sa cashier. "Huwag mo nang hubarin yan," sabi niya rito habang binabayaran ng suot nito. Nang matapos ang transactions, ay sinanya sa niyang dalagang sumunod sa kanya, ngunit hindi yata nito naintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya hinila niyang kamay nito palabas ng pinto. Nakalimutan na niyang yung bitawan habang naglalakad sila. Hindi alam ni Hazel kung kukunin ba niya ang kamay niya o hahayaan lang niyang maglakad sila ng magka-holding hands. Bakit kasi parang ang sarap sa pakiramdam na magkahawak sila habang naglalakad? Parang may mga paru-parong gustong kumawala sa kanyang sikmura. "Hazel?" Dinig niya sigaw ng boses babaeng pamilyar na pamilyar sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Ella. May mali siyang napatingin ito sa kamay niyang hawak ni Johan, sa kamay pait sa mga labing napangisi. Parang napapasong hinila niyang kamay niya sa lalaki. "Ella?" Halos mahinang-mahinang bitaw niya sa pangalan nito. Gusto sana niyang magpaliwanag kaso'y ayaw naman niyang marinig pa ni Johan ang sasabihin niya. Tiningnan siya nito ng masama. "Tama talagang hinala ko. Kaya mo binastad si Kuya Ricky kasi nakahanap ka ng mayamang makakapitan mo. Mukha ka nga talagang pera. Pinaasa mo lang talaga si Kuya," galit na sabi nito. Nagulat pa siya nang sampalin siya nito sa kanagmamadaling tumakbo palayo. So kaya pala parang iniiwasan na siya ni Ella ay dahil sumama ang loob nito ng basti din niyang kapatid nito. Hindi siya makapaniwalang sa ganun lang na dahilan ay magagalit ito sa kanya. Kahit kailan, hindi naman niya pinaasang Kuya Ricky nito. Akala lang talaga niya ay alam nitong pagtingin kapatid rin lang ang turing niya rito. Kaya nagulat na lang siya nang bigla na lamang siya nitong ligawan. Nagbabantay pa nga siya sa papa niya sa ospital nang bigla na lamang itong sumulpot doon. May mga dalang flowers at chocolates. Akala pa nga niya ay para sa papa niya, para pala sa kanya. Nang sabihin nitong salitang "I love you, Hazel," ay agad-agad niyang ibinalik ang binigay nitong mga bulaklak at chocolates at sinabihan ito na wala itong maasahan sa kanya. Ha? Hindi siya makapaniwala of all people ay si Ella pang hindi makakaunawa sa kanya? Enough of the drama. Dinig niya sabi ni Johan sa kanya, "We have to go to work." Anito sa baritono ng tinig. Maluha-luha siyang sinunda ng lalaki sa paglalakad. Masakit pa rin ang sampal sa kanya ni Ella, ngunit mas masakit ang mga sinabi nito sa kanya. Ganun ba kababaw ang friendship nila? "Sino ba yung babaeng sumampal sa'yo kanina?" Bahagya lang siya nitong nilingon, saka ibinalik muli ang atensyon sa pagmamaneho. "Mukhang galit na galit ah. Sino bang pinaasa mong lalaki?" Bahagya pa itong napangisi. Naaasar na bumaling siya dito. Kahit mayayaman, marites rin eh. Napahawak siya sa seatbelt na nakasuot sa bewang niya. "Wala akong pinaasang kahit na sino. Masyado lang silang nag-a-assume na." "Teka nga, bakit ba nakikichismis ka pa?" Iritadong sabi niya nang ma-realize na hindi niya kailangan magpaliwanag dito. Nagkibit-balikat to. "I'm just curious. Ilang taon ka na nga ba?" 22. "Actually, birthday ko nung unang araw ko sa coffee shop. Nung nangyari yung gulot, pinatago mo yung maliit na box na yun," sabi niya dito. "Ilang beses kasi ako nahinto sa pag-aaral nung nagkakasakit si mommy. Kaya late na ako nakapag-college. At mukhang mas matatagalan pa bago ako makagraduate," biglay na ikwento niya dito. Bigla ito natahimik. Natahimik si Johan. Para kasing nanunumbalik ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya sa sinabing yun ng babae. Ramdam niyang nararamdaman ito ngayon sa pagiging ulila nito. He was only 13 years old when his parents died. Naambush ang sinasakyan ng mga ito papuntang norte. Ang pagkamatay ng mga itong naging dahilan kung bakit siya napasok sa mundo ng underworld. Nangalit ang kanyang mga ngipin nang maalala mga pinagdaanan niya bago niya narating kung ano man siya ngayon. Hanggat maaari ay ayaw na niyang balikan pa ang mga yun sa kanyang isipan. His dad was an IT engineer. Sinasabing isang computer genius kung kaya't nahack nito ang isang bagay na hindi nito dapat madidiskubre. Kaya tinago siya ng daddy niya sa Amerika nung 10 years old pa lamang siya kasama ng kanyang yaya Mildred. Binago ng kanyang ama ang kanyang identity sa tulong ng isang kaibigan. Nagpaplano ng kanyang parents na magsettle sa Amerika. Natatandaan pa niyang pangako nito noon sa kanya. Kaunting panahon na lamang ang hihintayin niya't magkakasama na silang buong pamilya. Ngunit, hindi na nangyari pang pangarap niyang makasamang mga ito dahil naambush ng mga ito.
ni hindi man lamang siya nakapunta sa libing ng mga ito dahil masyadong delikado para sa kanyang magpakita doon. 16 years old naman siya nang mamatay ang kanyang yaya Mildred sa sakit na cancer. Ang naiwan ng pera ng mga magulang ay pinadala na lamang niya sa naulilan nitong mga anak bilang pagtanaw ng loob sa lahat ng kabutihang ipinakita ng kanyang yaya sa kanya. Sa isip niya, kakayanin naman niyang buhayin ang kanyang sarili sa tulong ng kanyang abilidad at diskarte. And then, nadiskubre niya ang USB na naglalaman na lahat ng mga sikretong hawak ng daddy niya. Dumating na lang yun sa kanyang bahay sa Amerika nang hindi niya alam kung kanino nang galing. Ngunit para ma-expose niyang lahat ng yon, kinakailangan niya maging makapangyarihan at magkaroon ng proteksyon. And the rest is history. Sino nga bang mag-aakalang sa likod ng kanyang matagumpay na textile business at mga hotels and restaurants dito sa Maynila ay mas malalaking underworld business na siya sa iba't ibang panig ng mundo? At a very young age, isa na siyang mafia boss. Sino nga bang mag-aakala na ang 27 years old ay pinamumunuan ang isa sa pinakamalaking sindikato sa buong mundo? Magawa pa kayang mahanap ni Johan ang USB na may malaking parte para sa kaligtasan ng buhay niya? Sa pagsasama nila ni Hazel, may mabuong pagtitinginan kaya sa pagitan nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.